Unahin natin yung pinalabas mong mga dokumento tungkol nga sa paggamit nitong illegal na droga ng Pangulo. May narinig ka na bang may interes ang Pangulong magpa-drug test sa gitna nga nitong mga palawagan nga na siya magpa-drug test kasunod nga nitong mga inilabas po ninyong mga dokumento mula sa PDEA? Wala ka naman narinig, di ba? Wala tayong narinig, nagbingi-bingihan na nga at iniiba yung issue. Kumbaga, ayaw nilang pag-usapan yung pinakamahalagang issue tungkol sa kanyang pagpupulburon. Ulitin natin, nabanggit na rin yan ng lahat ng mga magagaling, mga abogado, mga eksperto, na nagsasabing na the only way to prove na si Kuting, na si Marcos Jr. ay zero or hindi siya nagpupulburon ay drug test. Pero bakit ayaw niya? Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez sa interview niya sa inyo, kung nagawa ni Marcos Jr. na magpapulburon test noong 2021 ng more than 2 minutes na nag-negative siya, bakit ang hirap gawin? Dahil hindi namamatay-matay ang issue sa pulburon. At wala akong balak itigil ang issue tungkol sa pagpupulburon ni Marcos Jr. hanggat hindi niya nakiklear ang kanyang sarili sa buong Pilipino. Dapat niyang magpa-test ano ang kinatatakot ni Marcos Jr. Bakit ayaw niyang magpa-test? 2 minutes nga lang, di ba? More than 2 minutes, natapos niya na. But this time, hindi dapat yung patago na test. Dapat open. Makikita ng taong bayan from the collection of specimen hanggang sa documentation, hanggang sa resulta, dapat makita natin, baka mabudol na naman tayo.